Assalamualaikum. Good day, DZMJ. And now we had the good news and official pronouncement. Beware, Republic of the Philippines, now the upcoming Federal Republic of Lufasug. And the pronouncement from the Maulana Ahmad Idris Abdullah. Yes, you're right. Regarding po the Sultanate. Sultanate doon sa Maynila, doon ako sa Brunei. Sabi ng mga group doon kay maging sultan sila na 37. Oo, walang mag-proclaim without ako doon. So tinawagan nila ako sa Brunei, dating ako sa Malaysia, sa Manila. So binigay sila, gi-proclaim ko sila sa pangalan ng Allah at saka daan ng Islam. Kailangan may mga leader ng Islam. Sige, okay, iyano ko sila, i-proclaim ko sila. Pagkatapos, mga tatlong araw, balik ako sa Malaysia. Sabi ng mga kapamayan ko, yung mga kapatid ko sa Islam at saka yung mga royal bad doon sa Malaysia. Sabi niya, bakit mo gi-honor ang pag-proclaim na walang sultan sa Pilipinas? Sa unang-unang sultan sa Pilipinas. Yun ang lolo mo si Abu Bakar. Oo. Oh, sabi niya, balik ka sa Pilipinas. Eh, ano yan? I-cancel mo yan. See? Nagano ako kay Allah yan na maging totoo yung sinabi nila. Balik ako sa Malaysia. Sa Manila. Pagdating, tinawag ko si Sultan. Ginawa nila ang siya ang yung tinawag na Sultan Agong daw. Si Abdullah Tip. Sultan yan. Eh, ano yan? Maranaw yan. Oo. At sa kayong asawa niya, galing sa hulo. Sabi ko, Abdullah Fit, punta ka dito. Sabi niya, may project na? Sabi ko, walang project yan pa. Punta kayo dito kasi ang sultanet, wala. O, rubet-rubet ko, sabi ko. Umating siya, makasama niya. Ganyan ko. Sabi ko, walang sultan sa Pilipinas. Wala. Kailangan mag-meeting tayo ulit kung sino maging sultan dito sa Pilipinas. Isa lang sultan lang, walang dalawa. So naiyak sila ulit. So yun ang nangyari doon. So hanggang ngayon, walang sultan sa Pilipinas. And now, this is very clear that until at this moment, officially, from Maulana Ahmad Idris Abdullah Abu Bakar, there is no official sultan. But officially, we had the king and queen of the Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, no other than Your Royal Highness, Queen Helen and King Mama with us. And of course, the acknowledgement of Maulana. Your reaction, Your Royal Highness. For the official pronouncement. At least lumabas din kayo at pinadala kayo ng Allah para at least matuldukan na ang claim ng mga sultan-sultan. Ang katotohanan. Nandito ang lolo, nasa iyo rin. Sana po maintindihan nila na lahat ito ay gawa ng Allah. So, congratulations, Radyo Mamay. Sinabi ko sa iyo, mag-antay ka at ipapadala ng Allah sa akin. Of course, the reaction from the king, because truth will set us free and surround us with different sultan and ustad. Your reaction, the royal highness. Assalamualaikum. Walillah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 
government, Malaysian government, Indonesia, Brunei, 50 years, tapos na po MA 63, ibabalik na sa Lost Kingdom ang pamumuno para maging royalty ang mga sharif dato sa pamumuno ni Attorney General Maulana Idris Ahmad Abdullah. Of course, Sukran, and of course, we are surrounded by different Sultan Kelly and Ustad. Just a reaction from this very teary eyes and emotional that right now, truth will set us free. Your reaction, please, Sultan Kelly. Ati Sultana. Sultana. Masaya ako na lumabas na ang kapituhanan dito sa Mindanao na ito pala ang tunay na mamumuno si Queen Dilim Fatima na sila Abduracak, si King Muhammad Gamar Mami Abduracak dito sa buong Pilipinas. Tiwala na kami. Ako ay Sultan ng Mindanao, Raja Sulaiman Pangrat Kupak, ni Sultan Kayulawan Pangrat Pasandalan,
ngayon ay naniwala kami at lumabas na ang totoo na King and Queen. Salamat po. And of course, from Sultana of the First Lady of Sardani. Yes, good morning. Good morning to everyone. Isa po ako na pamilya ng Sultanates of Sarangani. I am the wife of Sultan Anihar Bahaswan and I'm live in Sapung Masla. Now, as of now, my husband was dead last April 17, 2018. Sa ngayon po, ako ang naghawak ng power ng asawa ko as a Sultan of Sarangani. Now, sa ngayon, nangarap ako po na mapag-usapan namin ng aming pamilya na mapatuloy ang kanyang liderato ng aking asawa na ibigay ko sa anak or sa kanyang kapatid. As of now, hinihintay ko ang pagkataon na nakasama ko si King and Queen sa ngayong araw na ito. Nagpapasalamat din ako kay Allah, naging nagka-communicate lahat ng tao dito sa Mindanao ng mga sultans sa 9 sultanates na naganap namin nung last May at the Davao City na ginawa naming Sultanates of Mindanao and the leader of Mindanao is Sultan Fax Mangunadato at isa doon ang asawa ko naging Vice President sa buong Mindanao. Ngayon, nagpapasalamat din ako lahat ng mga sultans at lahat ng mga tao dito sa Mindanao, nagkakaisa sila. Ngayon, nagpapasalamat din ako, nandito ngayon sa harapan ko si King Mamay at saka si Queen Helen at saka yung mga princess and friends, nandito ngayon sila. Nagpapasalamat ako sa lahat sa inyo. Of course, the reaction from our different ustad for this pronouncement na walang sultan, but we officially have the King and Queen. Maraming salamat sa aking kinakapatid na si Alim Maulana Ahmad Idris sa sinabi niya kanina na walang sultan sa Pilipinas maliban lamang kay Raja Mamay at kay Queen Helen. Maraming salamat po. And of course kay Ustad Samsudin, they're just their reaction. Okay, maraming salamat po. Alhamdulillah, mawas ang katotohanan. Na kami po ay ngayon, nalaman namin ang tunay na katotohanan. Walang sultan dito sa Pilipinas, maliban kay King at sa kay Queen. Salamat. Alhamdulillah. The picture of the grandpa. The grandfather of King, the great grandfather of King Muhammad Gamal Ahmad Hasai. The same Abdul Razak and also the same grandfather that now officially reunited all the sultanate that officially the king and queen is the official not only here in the Philippines but entire Southeast Asia as queen and king of Southeast Asia. This is MJ Albina Balaguer of DZMJ Online, makabuluhang journalism.